ng kontrata. Smile lang. Wala. Wala. Natumba. Ito. Taga saan ka? Isang bales po, iba sa bales. Nag-aaral ka pa, ano? Kagagraduate lang po. Ito. Taga saan ka? Isang bales po, iba sa bales. Nag-aaral ka pa, ano? Kagagraduate lang po. Isa lang po ang sasabihin ko, ako po yung tipo ng tao na flexible sa lahat ng bagay. Na kahit na ano dumating, malaking problema man yan o feeling ko down na ako, kaya ko pa rin lagpasan. Kasi umano ko sa realization na ano lang po, challenge lang to para pag-usayan ko pa sa mga gagawin ko sa mga susunod na araw. Ano ba yung pinaka-hardest na naging problema? Pinaka-hardest po? Yung tipong sa school ko po, yung tipong malapit na akong gumraduate pero malapit na pa akong gumraduate, na-depress pa po ako dahil sa family ko, dahil po sa financial support. Pero nagawan ko naman po ng paraan kasi sa pagra-racket-racket ko, kaya po na-supportan ko naman yung sarili ko. Anong racket mo? Sa mga pageants po, mga judging, yung mga gano'n po, tapos modeling. So nag-judge ka na? Yes po. Anong gine-judge mo nga? Mga pageant po, mga competition, dance competition, singing competition. Bakit dance competition? Bakit dance, ano, bakit ka nag-judge ng pageant, ay ng dance competition? Dancer ka ba? Ano po, kasi po minsan po may mga friend po ako na kakilala ko, which is may ano naman po ako, elementary na may background naman din po ako sa dancing. Bakit ka nagkaroon ng background sa dancing? Simula po grade 1 ako, lumalaban-laban na po kami sa iba't ibang, pero school level lang po, tapos division, yung mga ganun po, na competition po sa school. Tapos nung college din po, theater, kasama po ako sa Teatro Dingal. Ano yun? Ano po siya, performing arts din po siya. Mayroon pong musical, drama, mga ganun po. Tapos dancing. Dancing? Yes po. Anong favorite song mo? Favorite song ko po? Ngayon? Ngayon? Para makapag-ano tayo. Makapag-handa na. Para wak- ah, okay. Dance. Hindi ko na po na-workout yung dancing skills ko eh. Ano yan? Hip-hop o ano? Ano po? Mostly po kasi ang inaano ko lang po is yung sa modern. Modern. Pero po hindi po ganun kaano. More on ano po ako sa mga folk dances po. Kumakanta ka ba? Po? Kumakanta ka? Opo, kumakanta din po. Anong favorite song? Favorite song ko po is... So, ano yung, kunyari isa lang ang kakantahin mo, ano yun? Kunyari, yun yung mag-determine kung makakapasok ka dito o hindi, ano yung kakantahin mo? Pray po ni Justin Bieber. Sige nga, sample nga. Workout, self-workout. So, nagpa-bulk ka para... Ay. Ilan taon ka na ulit? 22 years old po. Nakailang contest ka na, kuya? Mga pageants po. Ah. Marami na rin po mga siguro mga sa 7 or 8 kasama na po din yung sa schools tapos yung sa labas. Yung nag-title ka, yung nagka-award ka. Anong contest? Nagka-award po ako. Ano po? So, like, sa mga school level lang po.
Mr. Squa ako, Mr. Primsu. Tapos daras po yung sa labas, puro first runner up. Ano yung ibig sabihin ng Squa? Squa, Squatter? Nakalimutan. Kasi sabi squa ni ano siya, ni... Sports, sports po siya sa mga ano division, ay regional competition ko. By school level. Ah, school competition. Yes, and parang college. Enter, ano? Opo. Sa Zambales? Zambales po kami, pero po sa Pampanga po yung naglaban-laban. Region 3. Nag-way ko pa ka? Lumaban ka na ba? Yes. Ay, hindi pa... hindi pa po ako nakakalaban sa W Copa. Kasi po dahil sa financial, malaki po kasi yung kailangan. America. So ayaw mo manawagan? Nag-try na din po pero hindi po pa. Ayaw manawagan ngayon sa sponsor? Hindi sumapat. Hindi po sumapat. O may sasabihin ka? May ano ka? Po, actually po, hindi po sana ako matutuloy ngayon dahil nga po dito. Kasi naglalaro po kami ng pamangking ko kahapon. May hawak hapo siya nung ano niya yung baso po ng pinag-iinuman niya. Nagbibiroan po kami. Bigla niyang naitapon dito pa sa ano ko. Kaya po kahapon lang po siya nangyari. Tinext ko po si yung ano si Miss para po sana hindi na po sana tutuloy kasi po grabe nga po. Magang-maga po siya kahapon. Pustiso yung ipit mo? Hindi po. Ganun po. Tingin ka doon. Tapos meron kang meron siya. Apo. Ano yung RMTU? Ramon Magsaysay Technological University po. That's based in? Iba Zambales po. Which is ano na po siya ngayon, President Ramon Magsaysay State University. Doon ka graduate? Yes po. Anong course mo? BSBA major in financial management po. BSBA major in financial management. Wala ka pang work ngayon? Actually po, meron po. Pero kaka-resign ko lang po nung mga nakaraan. Anong? OIC po sa E3, yung Salon and Spa Studio po. And at the same time po, brand ambassador po nila. Saan ang E3 yung salon? E3 yung salon po, marami na po siyang branch. From Bataan hanggang Zambales. So, Bataan, Olongga po, Subic. Ang pinaka-main po niya sa SBMA. Sa Olongga po. Yep. Sino susupport sa'yo kung makasali ka sa official candidates? Tingin ko po, hingi po kami ng support sa government po namin. Which is ano naman po sila. Open naman sila. Open naman po sila sa mga ganito. Actually po sila po yung sponsor ng Mr. World and Miss World data. Sa ano lang naman po sa place, sa Putipot Island po. Ano height mo talaga, pare? Opo. Kailan mo pa-handler si Alex? Actually po, ngayon lang po. Kasi po, niyaya niya pa ako dito. Graduate na po sana. Ay, oh, di ba? Ako po si Sandy J. Basa, aspiring candidate po ng Ginoong Pilipinas 2019. Ayan. Kailan ka nag-start sumali sa mga ganitong contest? Second year high school po ako. So sino nag-encourage sa'yo na? Actually po, teacher ko lang po. Teacher mo lang. So hilig mo rin to talaga? Opo, hilig ko rin po to. Actually po, from modeling lang po sana ako. Pero nung na-try ko pong mag-pageant, masaya naman po at na-enjoy ko. Then sabi ko, why not? Kaya yun, tinry ko po. Hanggang ngayon, minsan nananalo, minsan natatalo. Anong naitutulong sa iyo sa sarili mo ng pagsali sa mga ganitong contest? Marami po ako natutunan, which is yung lumaban. Hindi, natutulong sa iyo. Natutulong. Actually po marami, financial, connections, tapos po parang nabuboost yung confidence ko din po. Maraming aspect po na naitutulong po sa akin yung pageants. Ayan. Maliban sa pagbibikini o pagpapadyat, ano pa ang talent mo? Sumasali din po ako sa singing contest.
So, may sinalihan ka na bang nanalo ka sa singing contest? Opo, sa Candelaria Zambales po. Candelaria. Taga Zambales ka talaga? Opo, Zambales po talaga. From Butolan, Zambales po. Butolan, ito ba yung ano, maraming katutubong Aitas? Yes po. Eh bakit ikaw maputi? Ah, sa mother ko po, taga Quezon po kasi siya. Tapos yung father ko po, half din po na katutubo, Aita. Ayan. If ever na makapasok ka sa Ginoong Pilipinas at may makadiscover sa iyo na isang talent manager at operan kang mag-bold sa pelikula o kunin kang indie actor pero magpapasexy ka, tatanggapin mo ba ang offer? Parang siguro po kung opportunity next at kung maganda naman po at kung hindi naman po ikakasama ko, why not po? Siyempre po, i-accept ko po. Sa hindi mo ba dream na maging ano, isang artista? Ano po, siyempre po lahat naman po siguro halos gusto pong maging artista kasi ibang-iba yung buhay artista. Sino ang paborito mong ano, mga actors natin? Actor po sila Daniel Padilla tsaka sila Alden, yung mga magagaling sa drama. Ikaw ba halimbawa may nag-offer sa iyo na i-total i-enhance pa yung mukha mo, yung sarili mo, or i-enhance the way yung i-surgery, ano ang ipapaayos mo pa at bakit sa sarili mo, sa mukha mo? Sa mukha ko? Actually naman po, para po sa akin na may opinion ko lang po. Feeling ko po hindi man pa ako perfect pero ito po yung ano eh, kung i-enhance siguro yung ano ka lang, yung skin ko lang po kasi bakit na puti ka naman na? Opo, yun nga lang po, hindi po makinis. Yun lang naman po, wala na pong surgery. Hindi po ako ano sa takot surgery. Ka ba pero, sa... Yes po, takot po ako magpa-surgery. Takot ka sa karayong? Hindi naman po. Takot lang po ako kay kay Big Bro. Kasi yun po yung ano namin sa religion. Eh. Sa religion? Bawal? Yes po. So, yun lang ang bawal sa religion nyo? Anong religion ba ito? Methodist po. Okay. So, hindi bawal sa religion nyo ang maghubad? Po? Maghubad, magpa-sexy, magsuot ng bikini? Hindi naman po. Hindi bawal? Hindi naman po. Hindi binawal sa inyo? Opo, hindi naman po. Parang Christian ano naman po siya. Pero as long po na yung purpose ng pagsusot mo is hindi naman po sa bagay na ikakasama mo, ikakaano ng mga tao. Depende po sa purpose mo. Sino ba, ano nga pangalan ulit? Sandy po. Sino ba si Sandy? Sino ba si Sandy sa totoong buhay? Sa tunay na buhay? Sa tunay na buhay? Ako po yung taong simple lang. Akala nila akong sino, pero simple lang talaga ako kasi hindi naman ako yung tipo ng tao na maarte sa lahat ng bagay. Lahat, kahit na ano man yan, mahirap, mga ganun. Lang, nawawala ako. Sige lang, edit na lang natin. Ayun, ako po si Sandy, ako yung tipo ng tao na palaban sa kahit na anong hamon ng buhay. Gaano ka palaban si Sandy? Yung tipong kahit po anong bagay, isusugal ko para lang sa akin at saka sa pamilya ko. Kahit pa ang nakataya eh puri mo o pagkatao mo, isusugal mo pa rin. Kapag puri na po, ibang usapan na po yun. Di ba sabi mo palaban ka? Opo. Hindi naman po. Okay, tuloy tayo. Yun po. Gaano kapalaban si Sandy? Gaano po ako palaban? Kapalaban. Palaban na palaban. Palaban na palaban. Ayan. So, single ba si Sandy o double o ano single ba? Single po. Since when? Since first year college po. Wala, since birth ka? Po. May nakarelasyon ka na? Opo, meron po. Babae, lalaki, babae. Tomboy. Babae. Ilan taon kayo nag... Months lang po, 3 months. Bakit? Po. Bakit kayo nag-iwalay? Dahil po sa study. Pinagbawalan po siya ng mga parents niya na makipag ano mo na hanggang hindi pa nakakatapos. So ikaw kasi may pangarap, ano pa yung pangarap mo? Parang nabanggit mo kanina magda-W Copa ka, parang ganun. Opo, delegate pa ako sa W Copa pero
Suddenly po, hindi pa po ako nakakapunta sa US, which is pangarap ko po yun. Eh, kaso yung... Anong i-compete mo doon, just in case, sa WCOMPA? Modeling category po. Hindi sa singing? Hindi po sa singing. So, kailangan pagandahin mo yung katawan mo. Opo. Ihanda mo talaga. Kasi sabi mo nga, palaban ka talaga. Kailangan ipaglaban mo talaga ang dapat ipaglaban. So, manawagan ka sa mga ano natin, mga sponsors natin. Na, kasi dami naman mga kaibigan tayo na willing naman mag-sponsor pag lalo na pag ibang bansa, pag competition sa ibang bansa, di ba? Kasi marami na akong kaibigan doon. Ano. So, may sasabihin ka ba sa mga friends natin? Ayan, sa mga sa mga taong nakakakilala sa akin at saka mga taong nag-sponsor na sa akin before at saka sa mga taong gusto pa mag-sponsor sa akin para makamit ko yung pangarap ko sa WCOMPA kasi big stage yun para sa akin para din ano ko yung pangarap ko na makatungtong sa international stage para sa modeling career ko. Just in case makapasok ka sa Ginoong Pilipinas, anong ini-expect mo dito? Ini-expect ko po, yun po, mag-enjoy po ako, maraming matututunan, hindi lang sa sarili, kundi sa ibang tao, socialization, at saka, yun, kung ano man yung mga programs or projects na pinupush or ina-advocate ng Ginoong Pilipinas. Message mo na lang sa mga followers mo, at saka yung social media mo, paki-ano na lang. Ayun, sa lahat po ng mga gustong mag-follow sa akin, kindly follow me at my Instagram, Sandy040297, which is birthday ko po ng April 2, 1997. Tapos sa Facebook account ko naman po is Sandy Lim Justiva Basa II. Follow nyo po ako and follow back po.